guys! Welcome back to my page and to my YouTube channel. And for today's video ay ipapakita ko po sa inyo kung paano kami maggata ng mga taga Bicol at magluluto tayo ng laing o ginataang laing. At syempre nandito na ang ating mga gagabitin, sibuyas, bawang, luya, paminta at syempre ang gata. At ready na nga natin ang ating mga sangkap. Tinatad ko na yung bawang, sibuyas at pinitpit ko nga lang yung ating luya at hinati ko nga sa dalawa yung ating gata, ang gatang kaka at syempre yung gata sa unang kulo. Syempre, ang ating dried laing nandito na rin. Very special yung laing na to sa akin kasi galing pa to sa aming probinsya sa Bicol at galing pa to sa kay mama at syempre kailangan na nating munang linisin, uhugasan para medyo malinis naman. Actually, malinis naman talaga siya pero kailangan nating hugasan. Ayan, ipapatuyo muna natin or patitiktikan muna natin yung ating laing para hindi naman siya matubig or magtubig. Dahil wala nga tayong dried na isda or tinapa, ito na lang na makiril ang ating gagamiting pang sahog. Ito'y piprituhin muna natin para mas masarap. At ito nga lahat ang ating mga sangkap, kompleto na. Lahat yan ay na-prepare ko na, kaya tayo na magluluto. At yung ating laing, antayin natin or hayaan lang natin siyang matiktikan ng tubig para hindi siya masyadong matubig pag niluto na natin. At ready na ang ating malaking kawali. Magpiprito muna tayo ng ating pangsahog at ipiprito muna natin yung ating isda bago natin isahog para mawala naman yung malansang amoy or malansang lasa. Kasi nga wala tayo sa Bicol na available lang yung tinapa at yung mga dry na isda na tuyo. Kaya kailangan nating magprito ng isda para pangsahog natin. Pero kung nasa Bicol tayo, kahit hindi na natin iprito yung tinapa or yung mga dry na isda, pero mas masarap pa rin talaga yung mga dry na isda or yung tinapa ang isasahog. Proven na yun na masarap talaga siya, mas malasa. Ang pinaka gusto ko talagang pangsahog dito nung nasa Bicol ako or nasa probinsya ako pag nagluluto nito is yung pritong tulingan na tira nyo ng ulam sa gabi. Ayan, yung pag may tira tapos isasahog nyo sa ganito, ay napakasarap niya. Yun yung pinaka gusto kong pangsahog dito, tsaka yung tinapa. Yun, yung iba sinasahogan na lang nila nung dilis na maliliit, yung sirum-sirum yung tawag sa amin nun sa Bicol. Ayan, luto na yung ating isda. Ihahangon na natin at i-separate muna natin siya saglit kasi kailangan natin siya mamaya. At syempre, tinanggal ko yung oil dun sa kawali kasi hindi natin kailangan ng oil. Ayan, tinanggal ko lang at nilagay ko na yung unang gata. At dito sa unang gata natin iluluto yung ating mga ricado kagaya ng sibuyas, bawang, at luya. Ayan, ilalagay natin dyan, pakukulaan natin para maluto siya. Ayan, ganyan kami maggata sa Bicol. Kailangan natin ng unang gata. Dito sa unang gata natin ihahalo-halo or ilalagay yung mga sangkap or mga pampalasa kagaya ng asin, paminta. Ayan, huwag natin kakalimutan yung paminta. Ayan yung asin, konti lang, maghabol na lang tayo kung medyo matabang mamaya. At huwag natin kakalimutan syempre yung paminta, napaka-importante ng lasa na to sa ginataang laing. Ayan. So, antayin lang natin or hayaan lang natin kumulo yung ating unang gata kasama yung lahat ng ricado. Ayan. Kailangan natin gawin to kasi ito yung magpapasarap. Ito daw yung magpapasarap sa inyong gata or ginataang laing. Kahit naman anong klaseng gulay na ginataan, ganito yung aming proseso sa paggagata sa Bicol. Pinapakuluan muna namin sa unang gata yung mga ricado. At syempre, tatakpan natin. Sa unang gata, magtatakip tayo. Doon kami nagtatakip ng ginataan. Ayan, tatakpan muna natin at iluluto muna natin yung lahat ng ating mga ricado. At syempre, malalaman mo kung luto na is, pag naamoy mo na daw yung luya, yung aroma, yung mga sangkap, pag naamoy mo na yon, ayan na, luto na siya at pwede mo na siyang buksan or halu-haluin kasi baka bumuo-buo doon sa ilalim. Ayan, halu-haluin muna natin. Dito sa unang gata, hindi natin kailangan ng sobrang lapot na gata kasi pakukuluan lang naman natin yun ng mga ating mga ricado. At dahil kumulo na, ilalagay na natin yung ating laing or dried laing. Ayan, medyo nawala na yung tubig niya, natiktikan na siya. Ayan, ilalagay na natin lahat yung ating gulay kasama yung tangkay at dahon. Yung iba, dahon lang yung niluluto nila, hindi nila nilalagay yung tangkay. Pero sa amin, nilalagay namin yung tangkay kasi isa pa yun sa mga pampasarap, diba?
At yung laing namin ay napakalamuyot or napaka-smooth. Diba yung ibang laing is Makate or matigas. Yung laing nila mama doon sa Bicol or yung laing namin is smooth siya or nalamuyot. At ayan, tatakpan muna natin siya para maluto. And then, huwag natin kakalimutan yung ating sili. Siling labuyo. Ayan. Isa lang yung nilagay ko para hindi naman ganun kaanghang. At syempre, naluto na. Medyo inabsorb niya na yung unang gata. Ilalagay na natin yung kakang gata. Yung pinaka-kakang gata. Yung pinaka-gata niya. Kung fresh buko or fresh na gata yung ating gagamitin, yung unang gata is malabnao. Yung pinaka-last na pagpiga, yun yung ginagamit namin. At yung unang piga, yun yung ginagamit namin sa huling pakulo ng gulay o bago maluto. At dahil, ayan, nalagay na natin yung kakang gata, ilalagay na rin natin o ibababaw na natin yung ating isda. Yung ating tiniritong isda. Ayan. So, ibababaw lang natin para hindi siya madurog sa ilalim. Ayan, ready na siya. Hindi masyadong madami yung aking gata. Pero okay lang yan kasi mamaya dadami yan. At ayan na nga. Ayan na yung gata niya. Medyo umimpis na yung mga gulay at nangimabaw na yung kakang gata. At syempre, dito sa amin sa Bicol, pag naggagata kami is hindi kami nagtatakip ng ginataang laing or mga gulay pag may kakang gata na. Kasi lalabnaw yung gata, mawawala yung sarap nung kakang gata pag tinakpan natin. So, hayaan lang natin na ganyan, nakabukas. At alalay lang syempre yung ating apoy para hindi siya matutong sa ilalim. Ganyan lang siya, hayaan lang natin. At habang kumugulo siya, huwag natin kalimutang i-check baka tutong na dun sa ilalim. Yung paghalo niya is alalay lang. Huwag nating hahalu-haluin na para na tayong naghahalukay kasi pangit naman. Sabi din kasi sa amin sa Bicol, pag nagluluto ka ng laing, huwag mong masyadong haluin kasi kakati yung laing. Doon kakati daw. Sabi nila sa amin sa Bicol. Ewan ko lang sa inyo. Ayan, malapit na siyang maluto. Ayan, chine-check ko baka tutong na. Ayan, luto na ang ating ginataang laing. So, ganyan po kami maggata. Sana nagustuhan nyo ang aking video at nakapulot kayo ng konting idea. Charot. Ayan na. Medyo dry. Gusto ko talaga sa laing is medyo dry. Walang sabaw. Yung iba may sabaw siya. Pero sa amin kasi talagang medyo dry. Ayan, salamat and thank you for watching.